tumaas ng halos 300% ang kaso ng kolera sa bansa ayon sa Department of Health. 33 na ang nasawi. May report si Mark Salazar. Mataas ang bilang ng nagkakasakit sa kolera ngayon sa bansa ayon sa Department of Health. Mula Enero, umabot na sa 3,729 ang naitalang kaso. Karamihan mula sa Regions 8, 11 at Caraga. This is 282% higher compared to the cases we reported during this same time period in 2021. Noong 2021, ang ating mga kaso ay 976. Ang kolera ay sakit na nakukuha sa pagkain at tubig na kontaminado ng mikrobyong Vibrio cholerae. Ang mga sintomas nito ay basang dumi, pagsusuka at severe dehydration. Ayon sa World Health Organization, kung hindi maaagapan ay maaari itong mauwi sa pagkamatay. Sa buong bansa, 33 na ang naitalang namatay sa kolera ngayong taon. Lumampas na sa epidemic threshold ang Regions 3, 6 at 8. Ibig sabihin pinakamataas na bilang nila ito sa nakalipas na 5 taon. Sabi ng DOH, nasa mga local government unit ang desisyon kung magdedeklara sila ng outbreak. Depende sa kapasidad ng kanilang local health system. The most common age group that are affected with cholera would be 5 to 9 years old. And most common na cause would be, of course, the unsafe drinking water. We know that tag-ulan ngayon, maraming pagbaha. Maraming mga napupunta rin sa mga evacuation centers natin. And because of this kind of calamities, yung water systems natin mostly affected lagi. Dumarami ang sakit na may kinalaman sa maruming tubig at pagkain kapag paiba-iba ang panahon. Gaya ngayong katatapos lang ng habagat, pero wala pa ang amihan. Napanis na mga pagkain sa isang handaan ang iniimbestigahan naman sa Occidental Mindoro. In terms of food poisoning, kapag sobrang init po ang panahon, mas madali pong masira ang pagkain. So kami po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan, lagi po natin titiyakin na ang atin pong pinapakain sa ating pamilya o di kaya kapag may mga events, lagi natin na-check. Ang mga pagkain po kapag sobrang init, it can only last about 2 to 3 hours. Tapos nagsuspoil na siya. Sabi ng DOH, kung walang ref, tiyaking mauubos agad ang pagkain pagkaluto. Sa tubig naman, magpakulo ng hanggang 20 minutos kung duda ka sa water source mo. Meron daw pong isang pumasok sa school para magtinda ng lumpiang gulay at turon. Ngayon po, kumuha rin kami ng food sample para ma-determine kung yun talaga yung, kung alin yung cause ng food poisoning. Iniintay pa po natin yung resulta. Ayon po sa Department Order No. 8, Series of 2007, hindi po dapat tayo pumapayag na may mga outside vendors na pumapasok sa ating mga paaralan. Mark Salazar, GMA News.